Buting pastor na ako po ay bigyan ng pagkataon na mag-share po ng salita ng Diyos. Tayo po ay masugid na subscriber ng kanyang YouTube. So sa harap po ng 1 chapter 2 verses 1-5, it says na, "And on the same day, there was a wedding at Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And Jesus was also invited and his disciples to the wedding. And Jesus was also invited and his disciples to the wedding. 3. And when the wine gave out, the mother of Jesus said to him, 'They have no wine.'" Verse 4. "And Jesus said to her mother, Woman, what do I have to do with you? My hour has not yet come." Verse 5, last verse. "His mother said to the servant, 'Whatever he says, do it.'" Pinagpala mo, Panginoon, ang iyong mga salita. We ask, Lord, for your divine revelation this moment. Lead us with you. Holy Spirit, teach us. Munawan namin, Panginoon, yung salita. Ano man ang pangailangan namin, Panginoon, ang bawat sa amin sa mga ito, I know that you prepared this message for us to meet our spiritual needs, our needs, Lord, our longing, Lord, this morning. Maraming salamat, Panginoon. At gabay niyo kami ng Espiritu, tuturuan niyo kami, Panginoon. Teach us, Lord. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen. Ang setting po nito ay sa Cana of Galilee. Pagbasa po natin ang Cana of Galilee, medyo mas mahaba na po. Pero at least alam natin yung lugar nito po ay isang kasalan sa Cana of Galilee, where si ang mother ng Panginoon, si Mary, ay invited, and Jesus himself and his disciples was also invited. So, nakita po sila. So, ibig sabihin, umaten sila. Okay. At gusto ko pong bigyan po natin ng pamagat yung ating pag-aaral sa itinerary like na gusto niya na pamagat na how much did you know of Jesus or knowing Jesus deeper, halos pareho lang. So, yun po yung idea. Yun po yung ating topic. So, pag pinag-usapan po natin yung salitang no, sa dictionary po, sabi niya, is to be aware of. Ibig sabihin, ito yung magkaroon ka ng kaalaman sa isang bagay, sa isang tao. So yung kaalamang ito ay maaaring nakuha mo sa magitan ng pag-obserba. Diba? Yung mga estudyante, diba nung high school, diba yung tayo yung tatawag na ano, yung sa science, tawag na yung sa experiment, diba? Observe kung paano mangyari ito. And also, sa tao, ino-observe din natin ang tao. Kaya minsan nasasabi natin ang tao ay mabait kasi na-observe natin. Kasi sabi natin ang tao masinop sa kanyang gamit kasi na-obserbahan natin na siya ay masinop sa gamit. Kasi sabi natin ang tao ang tayo ang mga kaibigan kasi na-obserbahan natin talaga ang palakaibigan kasi ang makapit na kalunya sa tao. So, ang pagkaalam ng mga bagay minsan nakukuha natin sa obserbasyon. Pangalawa, pwede rin sa pagtatanong. Kaya, pag mayroong kagalang, tatanungan mo yung nakakalam. So, true inquiry. Nagtatanong tayo. Ayun nga, di ba, pag punta tayo sa kalupag, hindi natin alam. Kaya dapat kasama natin si Magta. Si Magtanong para matuntun natin yung ating pupuntahan. So, napakalagang bagay. Or information. O mga kan, may mga information kang gagadi. Pagsasama-samahin para makabuka ng isang information tungkol sa isang bagay o isang tao. Ayan. Ang isa ba, nagkakaroon tayo ng kaalaman sa isang tao, isang bagay, lalo sa isang tao, kung mayroon tayong relationship. Ayan, message si Pastor yan about relationship. Mayroon kang relationship sa tao. So, kung mayroon kang relationship sa tao, na-observe mo siya. Nalalaman mo siya kung
kung ano siya, kung paano siya. So, nauksunod siya. Kasi meron kayong relationship. Meron kayong ugnayan. So, ang pagkaroon naman ng ugnayan ay maaaring nagkaroon kayo ng ugnayan kasi naging mag-ibigan kayo. O lagi kayong magkasama sa pulo, sa meeting, o sa mga millennials, medyo, sabi nga natin, medyo nakakaalik yung messenger. Diba? Yung chat, text, Instagram, o yan. Kaso mismo, problema dyan, pag picture yung nilalagay, nilalagay yung picture ng artista, so hindi mo rin gaano mo-observe kung ano talaga yung tao. Pero ang punto ko dito, ito yung mga bagay-bagay na nangyayari para malaman natin ang isang bagay o makilala natin isang bagay yung isang tao. Ganon din sa Panginoon. Kaya tanong natin, gaano ba kakilala ang Panginoon Jesus? Maaring ang Panginoon ay nakilala natin through personal witnessing. Kumbaga, maaring nag-house to sila pastor o grupo ng kalalakihan, ang kumbayan, tumanggap ka sa Panginoon. Maaring may isang crusade, tumanggap ka sa Panginoon. Whatever it is, the point is, nakilala ang Panginoon through the sharing of the gospel. So, nakilala ang Panginoon. That is one way na nakilala natin ang Panginoon. Daring natin ang pangangaral, pagtuturo, maaaring nakilala ang Panginoon personally, nangusap siya sa'yo, o personally, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, kaya nakikilala mo siya ng nangusap. At kung magtatanong tayo ngayon, kailan ba kakilala yung sasalo ng Diyos, yung Panginoon Jesus? Ano po dyan sa church sa Kenya? Tayo po yung nagsimula natin. We have been gone through so many theologies. Marami tayong theology about the rapture and second coming and everything. Pero minsan, sometimes we have neglected the very basic foundation na tinuturo ng Bible na kailangan doon tayo mag-ugat sa very foundation, basic na doktrina ng Biblia. And one of this is knowing Jesus deeper. Ano bang pagkakilala natin sa Panginoon? Okay, mayroon tayong isang sample na tao na nakakilala sa Panginoon. Walang iba kundi ang kanyang ina. Okay? Si Mary. Bakit? At kilala ni Mary si Jesus because meron silang tamtong mata. Meron kita. Meron silang personal connection. Okay? Kailangan meron tayong personal connection. At kung meron tayong personal connection, may personal knowledge tayo sa tao. Kung may personal tayong connection sa tao, may personal tayong pagkakilala sa tayo. Alam natin kung paano siya manamin, gaano siya kahit effort, gaano siya sobrang magbiro. So, nakapag-adjust ka. O, itong kaibigan kong ito, nakakalimutan yung pangalan ko, susunod ko sa mga niya. Connection, my relationship. And when I'm talking of relationship, this the relationship ng mother and son, si Crystal at si Mary. Di ba? Kaya meron silang connection. So kilala niya ni Mary si Jesus kasi may connection sila. Aside from that, bago pa mag-tuti si Mary, ay kinausap na ng angel. Oy, Mary, gumising ka. Isaiah chapter 9 verse 6. Diba? Tatatawagin siya. Tugtas, sinod.
pinapanganak ang Panginoon, kilala na ni Maria. Dahil may mga anak, may mga anak kong ang tatawagin Emmanuel, at tatawag Kristo ang tagapagligtas ng sanglibutan. At tayo po ay nabinibisyon dito sapagkat niligtas ka ng Panginoon. Amen? Niligtas tayo ng Panginoon. Amen? So, tagapagligtas ng Panginoon. Sino po yung ligtas dito? Amen. Amen. Tungo so, po ako minsan, ano, ang daming tao dyan sa Lord minsan, maski ikaw po Kristiyano, sabi nila, ay, nagmahigmat din kayo, eh, di Kristo, di ba? Matagal naman, sabi, matagal nang, ano, pinapangaral si Kristo dating. At matagal naman. Sa isip-isip ko lang, nag-iisip lang din ako, ito, ako kaya, at itong mga taong ito, nagsasabi na yun, pag umating siya ngayon, ano kaya? Nakahanda kami para kong eho. Alam, lakas natin, Lord, minsan, question natin, Lord, ang tagal mo dumating. Eh, baka naman, kahit hindi pa dumadating si Lord, kailangan ihanda natin yung sarili natin. Baka naman binibigyan pa niya tayo ng chance na maglingkod. Baka naman binibigyan niya ng chance na makatotoo. Sabi na nung kanta, hindi ka pwedeng guminta, baka isupa ka. Sabi ko, bago kong close na lang sana. Okay. Mayroon silang personal na relasyon. Kaya nga, sa mga kabataan, medyo sabi ni Pari kanil, yung mga walang partner pwedeng manalangin magkaroon ng partner, ano? Sa mga kabataan, minsan kasi tatanda lang yung sinasabi ng mga magulang natin, sabi nila, ang pag-aasawa hindi parang kaning isusumbo. Diba? Ang ibig nga sabihin, bago ka pumasok sa seryosong relasyon, kailan alam mo, handa ka, kilala mo yung tao pang pakisamahan mo. Kasi hindi nga parang tumoy ka, kaning isusubo, pag napasok ka, iluluwa mo, tapos na ang problema mo. Ay hindi ho eh. Asama po natin yan eh, hanggang sa pagtanda, asama po natin yan. Kaya alam po natin dapat yun. Huwag tayong medyo nakukuha din sa mga mabuhi effect. Medyo titignan po natin. No. And the best thing is, i-consult natin ang Panginoon. Consult natin ang pastor natin. Kasi ang pastor natin, alam niya, lahat halos yung pag-ugali ng bawat sa lahat akong church way to whatever. So, wala akong alam kung baga dapat ito. Pumunta. Amen. Kumalakpak nga po tayo sa Panginoon. Alam niya, man, kung sino si Kristo sapagkat sinabi na ng anghel sa kanya. Alam din niya na siya ang magiging katuparan kung paano sisila ang Panginoong Jesus. Alam niya meron na kilala ang kilala niya ang Panginoon. So, second point, Mary knows what Jesus is capable of. Alam ni Mary kung ano ang kapelan o pwede gawin ng Panginoon. So first maybe sabi niya sa mga ano, tagapagsilbi, sa mga libi na nagsisilbi doon sa kasalan, sabi niya, halikin, chismis na. Ano ba yung mga men? Ano ba nasabihin niya? Gawin yun. Ganoon siya ka-confident na ano man ang sabihin ng Panginoon Jesus, mangyayari at magaganap. O, di ba? Balik mo tayo din sa ulang. Ano ba sabihin niyo? Si Kristo, ito yung battleground ng mga kaya kung umiinom ng araw. Ito ay si Kristo nga ay kumawa ng alak. Mind you, brothers and sisters, ang alak na ginawa ni Kristo hindi gumagaman sa process of fermentation. Yung pagpapatapan. Yung iiba ko para maging alak at matapansin. Ang sabi sa Biblia, hindi sila silasing. Sila ay nagkasayaan. Hindi sila ay nagkasayaan. Kaya nasabi sa iyo, Lord, the friend, and the friends, at huwag nga kayo magsipag-lasing. Medyo balikan natin yun. Para sabihin natin na si Kristo nga gumawa ng alak. Diba? Yung alak din, hindi gumawa naman sa process of fermentation na kung saan ang alak ay iniiba hanggang sa maging alak at na makakalasing. So yung alak na yun, kung sino nakakalam ng tuba, parang pagkakot mo tuba, ibinom mo. Pag inilom mo yung tuba, within two, pag hindi na tumagal, eh medyo nakakalasing. Diba? Kaya nga may tuba Diyos ngayon. So parang ganun lang yun. Hindi yun yung alak na nakalasing. So ganito. Actually, itong paggawa ng Panginoon sa Kristo, turning water into wine, ito yung first na miracle niya. Una ang himala na ginawa ng Panginoon bago yung mga libi, yung mga libi,
sino man sa kanyang sumampalataya ay hindi mamahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Alam ni Mary na ang Panginoon tayo ang magiging tagapagligtas ng sanglibutan. Alam din ni Mary na ang Panginoon bilang siya ay Diyos, begotten Son, God, ay kahit niya magpagaling. Iyong 12 taong babae na nagdudugo, hinawakan lamang po yung himyulaylayan ng kanyang damit, siya po ay gumaling. Ang Panginoon ay nagpapagaling. Maging ang pangapatay ay kaya buhay ng Panginoon. Sa kaso ni Lazaro, ang sabi ng Biblia is yung nangangaboy na. Pero nung siya pumunta sa libing, ang sabi niya, Lazaro, lumabas ka na. At si Lazaro ay nabuhay. Amen. Minsan po, parang ganyan din tayo. May spiritual na Lazarus tayo. Minsan patay tayo spiritual, pero nung tinawag ka ng Panginoon, ikaw ay nabuhay spiritual. Alam po natin, sabi ng Biblia, nang una tayo patay ng dahil sa ating pagsalansan, tayo patay ng dahil sa ating kasalanan. Subalit, nalilawanan na tayo ng Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon, tayo mula sa kamatayan, nilipat doon sa buhay. Mula sa dilim, tayo nilipat dito sa kaliwanagan. Mula sa sumpa tayo pinilipat dito sa pagpapala. Amen? Kaya nga, laging gusto ko yung expression ni Pastor eh. Always on the go. Ayan. Go. Basta nag-chat na yan, hindi pwedeng mawala. Okay. Ang Panginoon can do miracle situationally. Ano man ang sitwasyon ay gumagawa ang Panginoon ng miracles. Alam ni Mary ito, sapagkat alam ni Mary na si Diyos. Bigyan natin ang mga samples. Iyon pong tubig naging alak. First miracle. Hindi imposible yun sa atin. Maski ngayon mag-abra-kadabra tayo dyan araw-araw. Abra-kadabra. Hindi natin mapapaging laking tubig. Di ba? Eh sabi niya, sumalo kayo, iserve niyo. Sila ng mga tagapag-serve. Sabi na hindi pa nila natitikman yung ganung klaseng buhay na maasa ng anak. Special lang ako. Si Kristo ang nagtimpla, parang di special. Oh. Yung alam si Pastor, pagtimpla tayo ng Diyos, eh, special na tayo, di ba? Eh, si Kristo pa. Ayan po. Sa buhay ni Pedro, bilang isang magaling, tawag natin, veteranong mangingisda, minsan sa kanyang pagkakataon, ay na-prostrate siya sapagkat nasiro siya, wala siyang huli. Magkabag sila ang kanyang mga kasama, nag-fishy, naglambat, wala na huli ni isa. Maski isang bilis, wala. Bonog. Oo. Baka, siyempre walang bunog doon. Yan face. Agad tayo. Ali, frustrated siya. Isipin mo, being one of the kilalang mangingisda, wala kasi sa tama tayo niya, mangingisda na eh. Expert siya. Sa amin kasi, sa amin, sa tribo, minsan mag-out kami, eh, alam namin yung mga lugar na hindi ka masisiro pag mahilaw o nangilaw pa sa gabi. Imagine, masisiro ka doon. Ginawa mo na lahat. Mamatay ka na sa ginawa, naghanap pa pala sa makakita ni isa. So, siyempre na lang, na-prostrate siya. But sometimes, ang tao minsan, ganyan tayo minsan din eh, pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, hindi ka na nakita, na-prostrate din tayo. Minsan sasabihin natin, and sometimes we question God. Minsan yan ang mahirap na, kinu-question natin, Panginoon, bakit ka dito? Wala ho siyang huli. Kaya tumating ang Panginoon, sabi niya, kinapagahan. Pero, ihulog mo ang patungo sa gabi. Because we are going in with our own
So yun, ako nila lang mga huli. Ayun lang yan. No? Sa buhay din po ng mga Israelites, tayo dito ha. Ano? Ilang oras pa tayo, Ross? Ginaganaan lang po eh. 10 minutes pa. Anyway, introduction po yan. Magsisimulan lang po tayo. Okay po. Sa buhay ng mga Israelites, di ba? Nung sila ay lumabas sa Ehipto, sila nilabas ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Sa ilang reklamador itong mga ito. Pero imagine, habang naglalakad sila within 400 years, habang yung mga bata tumatanda, wala namang Lazada para mag-order doon ng chinelas. Di ba? Walang Shopee. Ano ba? Para mag-order. Ano ba yung mga walang footstep? Ano ba? Footstep? Ano ulit? Yung mga araw? Hindi na niya alam yun. Mga millennial. Kami lang nakakalam. Mga retos na yun. Mga dahil ng sapatos. Wala noon. Pero imagine, habang lumalaki mga bata, yung chinela sila lumalaki. Hindi ba yun? Meron kayo. Kasama lumalaki. Hindi ba meron ba na ulit? Saka, nagre-reklamo sila. Moises, kami ba'y nilabas mo mula sa Ehipto para mamatay ng gutom din sa ilang? Mananalangin naman si Moises, Panginoon, ano gagawin ko? Ayan, Moises, oh, may mana. Paparating siya ng mga puko. Yan, ulam yung puko. Diba? Hinahanap po nila yung nakasanayan nilang buhay sa Ehipto. Minsan ayaw natin magpatuloy sa paglalakad kasi hinahanap natin yung nakasanayan natin. Reklamo tayo ng reklamo because we want what is yung ating nakaraan. Gusto natin balikan pa. Ayaw natin mag-move. Kaya sa halip na 48 days, laging 400 years. Sometimes ganun tayo, ayaw natin mag-move eh. Kasi may nakasanayan tayo, ayaw natin iiwan yan. Pero kung hindi nila iiwan yan, they will never be in the promised land. Hindi sila makakarating sa promise na. At hindi sila makakarating doon sa bagay kapag gusto ng Diyos na patungan natin kung hindi sila magpapatuloy. So Moses, papatay naman kami ng gutom dito. Ayan Moses, istaksak mo sa bagay ito. yan yung hugo. Ayan yung sabi ni Pastor Paul, ay pag-gulay na lang ng gulay. Ayan yung nagbibig ka natin. At siguro nagsawa sila ng puro buwan mana. Kaya nagkareklamo din minsan. Di ba? Pero kaya rin research po niyo yung mana na from heaven. Na sabi lang, it's an angel's food. Pagkain ng pagkain mong kasalawang angel. Pagkain ngayon, pagkain mo. Nagreklamo ka pa rin. Kamatala ka, fried chicken. Nakakapagpataas ng sugar. Sarap na sarap ka. Thank you.
Bumunaw. Puti ka mana. Ito po yung punto dito. Ano man po yung circumstances natin, gaya po nung testimony ng aking kapatid, mayroon gagawin ng Panginoon na himala. Kung bibigyan mo siya ng pagkataon, gumawa ng himala. Balikan natin ng konti yung buhay ni Pedro. Kung titignan natin si Pang Salim, nung pumunta ang Panginoon, dahil laging famous niya, ay maging kabalaman. Ang dami niya pinagaling. Ang mga demonyo, napapalayas niya. So, naging famous, naging kanya ng Panginoon. Kaya kahit saan siya pumunta, susundan siya ng multitude ng napakaraming mga tao hanggang napalpad siya rito sa lugar na kung saan naingisda sila Pedro. Kung titignan natin ang sabi niya, sinisiksik siya ng tao. So, sa kasisiksik ng tao, wala na siya halos magtayuhan. Kaya nilapit na Pedro, binalapit ni Pedro yung isang sabaka, doon siya tumungtong sa harap at doon siya nangarap. Sometimes, kung di natin bibigyan ng lugar ang Panginoon to stand in our life, to do His miracle, hindi natin mararanasan. Kailangan bibigyan natin siya ng space, ng pagkakataon gawin, ipakita sa atin kung ano magagawa niya. Ay kung hindi sumunod si Pedro, makikita lang yung miracle ng Panginoon kung hindi niya ihulog. Sometimes you have to support me, saan po yan, hindi man lagi. Nasa matigas sa unang natin. Diba? Kasi minsan ayaw nga natin iwanan yung dati. Gusto natin dito, ay, wala ko. Pag-pulse natin na naman po kami. Diba? Alam niyo, pagkakilala sa Panginoon, isa, unang-una, ito, salita ng Diyos. Magpasa, mag-aral ang salita ng Diyos. Hindi na po ko lang na hindi. Actually, may isa pang puntos pero magtatapos na tayo ngayon sa puntos nila. Baka mamatingtingan tayo. Baka di na ako pwede basta matagal mo kasi ako nagutom na ako. Hindi po, bigyan mo na po kayo sa masampol. Nandiyan po yun ako, si Chris. Gawin mo na. Kung isang taon, tapos nasa ano, nasa mission ako, that was February 26. So, kinawagahan birthday ko. Pero nasa mission ako. Punta ko nang pumunta kami ng Malmal. Kasi, attending yung revival nangyari from Tabayog, kung saan-saan din. We have been invited to Malmal. So, punta kami. Tulog kami sa kalagitan ng daan. Kasi, 2 days na ako.
lang pala mo. Nakita mo, binigyan ako ng Panginoon ng ilang bis. Ang puntong po dito, ano ang puking pinagdaraanan mo? Ngayon ang pinagdaraanan ng ano mo. Naharap naman sa sitwasyon na sa tila ba hindi mo kaya. May remedyo ang Panginoon. Ano man ang kalagayan mo ngayon? Spiritually, hindi ko alam. Dahil ikaw wala lang ng Panginoon, ang nakakalam. God is preparing a miracle for you. Mayroong nakalaan na miracle ang Panginoon para sa iyo. At gagawa ang Panginoon ng kanyang miracle para sa iyong buhay, para makita mo kung gaano siya, kung gaano kanya kamahal. Para makita mo kung gaano siya kapangyarihan na lahat ng sitwasyon ay control niya. Imagine po, yung mga alagad, di ba, nakasaray siya sa bangka. Nagaling po yun, nagangalit ang dagat. Sabi nila, Master, tulog tayo, mamamatay tayo. Wala ba sa'yo, mamatay tayo? Bumangon ng Panginoon, sabi niya, tumaya ka. God has controlled every situation. Control ng Panginoon ang lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Physically, kaya kang pagalingin ng Panginoon if you believe, kung mananampalataya ka, pagkagaling ka ng Panginoon. Kung ikaw ay financially devastated ngayon, kung tayo mananampalataya at gagalaw, tutugunan ng Panginoon ang ating mga pangailangan. Spiritual na ganda, kung tayo luluhod sa Panginoon ngayon, may lilift tayo ng Panginoon. Minsan, may po si Pastor, hindi ko makalaman sa kanya. Parang ang dating ay may parang pinagdadaanan. Sabi ko, Pastor, lalampas at lalampas din tayo dyan. Problema ko yan. At lalampas at lalampas yan. Aas ka nung gawin niya. Parang gusto, parang pag-ibig niya. Mahalay umabot dyan ng 24 hours, pero bagay yan. Whatever it is, lilipas din yan. Sa buhay naman na nakaligay niya kami. Maraming magsubo, maraming bilangin, maraming challenges. The thing is, kung paano po natin tinatanggap. Kung paano natin binibigyan ng Panginoon ng ang chance ng Panginoon na mawala ang miracle sa buhay natin. Now dito po, ano po ang sitwasyon mo ngayon? Buhay mo ang spiritual, physical, financial. Bibigyan ka ng Panginoon. Thank you.